This program is brought to you by Fort Bonifacio Development Corporation, the Global City, Metro Pacific Corporation, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Philippine Long Distance Telephone Company, Council on Philippine Affairs, Globe Handyphone, it's all in your hands, Premier Entertainment Productions Incorporated, Eastern Telecommunication Philippines Incorporated, Smart, smart works for tomorrow's people. Have appealed for food and expressions of support. Napanood kita sa TV, sumama ka sa rally, kasama mga madre, pinigilan mga tangke, umiiyak ka pa sa harap ng mga sundalo, namigay ka pa ng rosas na nabili mo sa kanto, dala-dala mo pa estatwa ni Santo Niño, Escapulario, Biblia, sang katutak na rosaryo, at sa gitna ng EDSA, luhod ka't nagkasal pa. Our Father, Hail Mary, from the bounty through Christ our Lord, Amen. Got a long distance telephone advice, no? Yes. That President Marcos or ex-President Marcos is in Guam. Pebrero 26, nang si Apo ay umalis. Hindi mo'y hanggang tenga sa katatalon na punit pang pantalon mo. Pero hindi bale, sabi mo, marami naman kami. Kahit na amoy pawis, tuloy pa rin ang disco sa kalye. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Bahala na. Narito na tayo ngayon sa taong 2000, sa una nitong pagunita sa EDSA. Pagmasdan natin ang EDSA ngayon at tayo ay mayayanig at manginilabot. Ang EDSA ay malawak, maluwang, patag, angkot na angkop na maging larangan ng paglalaban ng mabuti at ng masama. Kayang-kayang bigyan ng lugar ng EDSA ang walang partid na hugos na daan-daan libong mamamayan na payapang nagsagawa ng demonstrasyon laban sa diktaburya. Noon yon, 14 taon na ang nakaradaan. Ngayon, ang kalawakan ng EDSA ay nakakalata na ng kawing-kawing ng mga flyover, ng pakiwal-kiwal na riles ng MRT at ng mga underpass, at sakal-sakal ng matinding traffic. Waray nagkabuhol-buhol na bituka ang mga ito na sumambulat sa malawak na avenue. Ang EDSA ngayon ay larawan ng ating panahon, ng nakaririmarim na takbo ng mga pangyayari. Bistulang anino ito ng isang sistemang politikal na patuloy ang pagkabulok sa bawat araw. Noong 1986, ang EDSA ay nagniningning sa kabutihan, katapangan at kadakilaan ng mga Pilipino. Iniwan nito sa makabagong panahon ang ginintuang huwaran ng kauna-unang matagumpay at mapayapang revolusyon. Ngayon, ang masasaksihan natin ay isang EDSA na makulimlim dahil napabayaan gintong naging tanso. Napakataas ng tingin ng mga Pilipino sa EDSA People Power Revolt. Kaya naman itinuring ito bilang pinakamahalagang pangyayari sa Pilipinas ng nakaraang milenyo. Ngunit para sa mga kabataang mga muntin-musmus pa lamang nung nangyari ang EDSA, iba ang kanilang pananaw. Traffic. Highway. Topic ngayon eh. MRT. People's Power. Shrine and Robinson's Galleria. Highway. Taglay ang paghihinayang sa ating puso. Hindi nating maiwasang ihambing ang pagkupas ng kagandahan ng EDSA sa mga pagbabago sa ating panahon. Noong dakilang 4 na araw ng EDSA, February 22 hanggang February 25, at ilang araw lamang pagkaraan, nabuhayan ng loob ang Pilipino, tumakas ang diktaduriya sa Hawaii, at ang lahat ay napuno ng pag-asa kasabay ng pagdiriwang ng buong bayan, sumibol ang bagong kinabukasan.
Teddy, ngayon ang mataas na uri ng moralidad na naging pundasyon ng EDSA ay halos wala na. Kabi-kabila ang katiwalaan sa pamahalaan, halos araw-araw tayong ginigising ng mga nakagigimbal na balita ng krimen, karahasan, masasamang bisyo at pandaraya ng mga politiko. Kalat na ang imoralidad. Subalit, hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Kaya nga sa pagsisimula itong bagong milenyo, kailangan natin balikan ang EDSA. Gunitain at pagdiwang natin ang EDSA. Kumuha tayo rito ng panibagong lakas upang muling buhayin sa ating kabataan ang mga simulain at pangarap na siyang humubog sa EDSA. Wait for tomorrow. Learn from the lessons of the past. I signed proclamation number 1081 placing the entire Philippines under martial law. Inaresto nga ang mga leaders ng ating bayan katulad ni Ninoy, ni Pepe Diokno, ni Monching Mita, ni Soc Rodrigo, ni Chino Roses, ni Teddy Locsin at marami pang iba. At doon natin naintindihan na wala nang demokrasya at isa na lamang ang makapangyarihan dito sa ating bayan at yun ang diktador. Balikan natin ang mga pangyayaring na bigay daan sa deklarasyon ng batas militar noong September 21, 1972. Bumagsak noon ang ekonomiya at inalabas sa bayan ang daan-daang milyong dolyar. Mabilis ding kumakalat at dumarami ang mga rebeldeng komunista. Ang Muslim Secessionist Movement ay lumakas na. Sa Mindanao, ang pagdedemo-demo sa kalsada ay naging kaparte na ng buhay ng mga kabataan. At mismong ang mga politiko ay hindi ligtas sa karahasan na bumabalot sa panahon na iyon. Ang karapatang pantao ay lalo pang napipiit sa paligro sa pagsususpende ng writ of habeas corpus. Hindi natupad ang diktador ang pangakong muling magiging dakila at maunlad ang Pilipinas. Kasayahan at pagdiriwang ang nagaganap sa Malacañang. Samantalang kalungkutan at kawalan ng pag-asa ang naghahari sa paligid. January 10, 1973. Pinalitan ang plebisito na magraratipika sa Marcos Constitution ng Citizens Assemblies kung saan sa halip na lihim na balota ay dinadaan ang boto sa pagtaas ng kamay. I realize that all the pomp, the glory of the Senate were ephemeral. That wealth, that clothing, keeping up with the Joneses, was not of this world, really. And having discovered that, I have lost my appetite for power. Pagkatapos ng pagpapahayag ng batas militar, ay sinimulan ni Marcos palaganapin ang isang bagong kaayusan na tinawag niyang New Society o Bagong Lipunan. Ito daw ang daan patungo sa pag-unlad ng bansa. Nagsimulang umakyat ang GNP. Malakas ang pag-angkat ng mga produktong agrikultural tulad ng tubo. At sa unang pagkakataon ay nagkaroon tayo ng balance of payment surplus dahil sa pagtaas ng presyo ng mga produktong pang-export tulad ng asukal at niyog. 1976, nang madakip si Saturo Campo ang pinuno ng National Democratic Front. Sinundan ito ng pagkakahuli sa Nueva Ecija noong Agosto ng taong iyon kay Commander Dante, ang pinuno ng New People's Army. Sa pagtaas ng antas ng ekonomiya ng bayan at pagkasupil ng mga subversibong grupo ay nagpawang isang matagumpay na desisyon ang pagdeklara ni Marcos ng martial law. Ngunit kasama rin ng martial law ay ang lalong paglaganap ng graft and corruption at ang pang-aabuso ng militar sa lumakas na kapangyarihang na ibigay sa kanila ng panahon ito. Bawat isa nakaranas ng torture, ang pinakamasakit na sa incarceration ko, ang torture ko was psychological. Sa dalawang buwan akong inkomunikado, ibig sabihin, wala akong kausap, hindi ako pwedeng dalawin ng mga minamahal ko sa buhay. Ilagay ako sa air-conditioned room na naka-full blast, pinaupo ako sa yelo,
At halos sa loob ng isang linggo, ganung proseso ang dinadaanan ko. Nilagyan ako ng tuwalya sa buong mukha. Tapos tuloy-tuloy na binubuhusan yan hanggang sa mag-collapse ka. Tapos pagka nakita nilang baka matuluyan ka, i-revive ka nila. Tapos continuous yung tubig. Isa lang yun sa mga pahirap na naranasan. Tapos binuhusan ako ng tubig, saka nilagyan ako ng wire dito. Nung, siyempre, sumisigaw ko, masakit dahil parang yung pasok ng kuryente sa katawan ko, para akong sasabog, sigaw ako ng sigaw. Pagkatapos, tinanggal yung ano dito, nilagay dito sa dito ko, sa dibdib ko, at saka itong sa ari ko. Sakit na inabot ko noon. So, naano ako, parang nawala sa sarili. Tapos, nung transfer ako sa Bikutan, may mga kasama akong mga detainees na nag-alaga sa akin. After a week, nagsobra na siguro yung, siguro sila rin napagod ng kagugulpe, napagod silang kapapanakot. Pinagaling ako after a week, pinagaling yung mga ano ko, tapos saka lamang ako inilutang after a month. Na saka lamang ako inilagay sa isang regular detention camp para makita na wala akong tama, walang ginawa sa akin. Alam mo yung integration sa society, it took a while, no? It took a while. First, there was paranoia na every uniformed guy you see was going to waste you, no? Parang hindi ka trusting with anyone. The violence of separation, yung karahasan ng pagkakawalay. Ang multo nun, hanggang ngayon, hindi dyan pa. Bang dinadalaw ka. How many Montiels are there? How many unsung, unnamed Filipinos are still languishing in the jails of our land? In that blighted land of ours where our founding fathers gave up their lives that we may see the morning sun. April 4, 1975, sinimulan ni Ninoy ang kanyang hunger strike laban sa diktadurya. At natapos ito ng 40th araw noong May 13, 1975. November 25, 1977, pinatawan ng kamatayan ng military tribunal sina Aquino, Corpus at Buscaino. April 6, 1978, noise barrage sa Metro Manila. April 7, 1978, walang nanalo sa grupo ng laban. Sinolo ng Malacanang ang lahat ng nakawan. Umikot sa diktador sa kaniyang may bahay at mga crony at tinatayang nakahalaga ng 10 hanggang 20 bilyong dolyar. Nakatago ang lahat sa mga sekretong bank accounts sa ibang bansa. May 8, 1980, lumipad si Aquino patungong Texas upang magpagamot matapos makaranas ng isang massive stroke. I was in prison, as you know, for 7 years and 7 months. Then on March 18 or March 19 of 1980, while they allowed me to run and they made a little corral for me, they brought me out between 11 and 12 o'clock. Every day, they brought me out to exercise. On that particular day of March, as I was walking around my little corral, all of a sudden I developed a chest pain. And then the pain was so terrible that I sat down and I asked my guard to massage my chest and asked him to bring me back. I called for the army doctors, they checked me and they said, muscle spasm lang po yan, that's nothing, just take a rest. And so I rested. But after 40 days, I was so weak, I could not even take a bath. I was shaking. And I told my doctor, I said, look, doctor,
I don't know, I said, your diagnosis or its accuracy, but I am very, very weak. Please bring me to the Philippine Heart Center and get me an examination. The doctors at the Heart Center met me, took preliminary tests, and they told me, Senator, they said, tomorrow we will begin the battery of tests. And so I woke up at 6 o'clock that following morning on a Tuesday, and they brought me down for my x-ray, and they brought me back. But as I sat down after that x-ray, I was just about to sip my coffee. All of a sudden, I got hit again by a terrible chest pain that was almost choking me, and my arm was getting paralyzed. So I told the nurse, I said, Miss, please bring me to bed. So they brought me to bed, and they put all of those gadgets. And all of a sudden, the needles were squiggling. And they called the doctor. The doctor looked at the tracings. And then after 1 hour, they came back to me and said, Mr. Senator, we are canceling all tests. I said, why? Because we already know what's wrong with you. I said, what's wrong with me? You have blocked arteries, and you must undergo an emergency triple bypass. Otherwise, you may die in 6 days to 6 months. I told them, where can I have my operation? Dito lang po, sa Heart Center. And that's the Heart Center of Imelda Marcos. And I asked, who can do the operation for me? The director said, ako lang po. There are two other assistants if you want, but I'm the only one performing in the center. He was the director of the Heart Center, handpicked also by Imelda. I said, Doctor, pagpaliban mo na ka ako. Thank you na lang. I said, if they cannot operate on me in America, please bring me to my cell. All of a sudden, on Thursday morning, May 8, my wife visited me early in the morning, and she told me, the hospital is crawling with Metrocom cars, guards all over the place. Baka kami magbibisita sa'yo. Then all of a sudden, my guards started jumping, putting their barong Tagalog, hiding all of their guns. I said, tama, may darating na VIP. And then lo and behold, the beautiful one ascended into my suite. She came, and she was really beautiful. She has not aged, and she sat down and said, naku, Ninoy, sabi niya, I'm sorry to see you like that. Hindi ko lang nasabi sa kanya, kayo may kagagawa nito eh. At any rate, I had my bathrobe and I was like this, and she talked to me and we talked to her, and she was very nice about it. And then all of a sudden, after 1 hour, she said, would you like to go to America? Abay ka ako, sure, sure. Oo, oo. Eh sa tuwa ko, tinanggal ko pa yung aking kwintas. Kako, anting-anting ko ito, iwanan ko nakakuper dito. Palayasin na niyo ako, pumunta niyo ako sa Amerika. Sabi niya, there's a plane leaving at 6 o'clock. You can be in that plane. Ay kako, thank you. And when I arrived in America, I want to tell you, I was a very sick man. I had to rest in San Francisco. When I arrived in Dallas, Texas, immediately the doctors brought me directly to the hospital and then checked me. On that Monday, May 12, they give me an arteriogram. At 1 o'clock that day, my Filipino doctor, cardiologist, Dr. Rolando Solis came and said, Senator, he said, I'm sorry, but you have to undergo a triple bypass. I said, Doctor, what day is today? Sabi niya, May 12. Tomorrow is May 13, hit me tomorrow. No, sabi niya, no hurry, you can do it on the 14th. I said, no, hit me tomorrow, May 13. Sabi niya, ikang bahala. And so he asked me, may I know why you want the 13? My friends, in 1975, I went on a hunger strike for 40 days and 40 nights. On May 5, 1975, my blood pressure dropped 60 over 40 and they could hardly feel my heartbeat and I had no pulse. And they rushed me to the Veterans Memorial Hospital. On May 13, 1975, on the 40th day of my fast, and that was my pact with my Lord, that I will go for 40 days and 40 nights because I wanted to die. But if you do not allow me to die, I said, then I take it. You still want me to continue, and your will be done. And so, on that day of the Lady of Fatima, May 13, 1975, I ended my fast. And then, on May 13, I was scheduled to have my triple heart bypass 5 years to the day. I do not know the meaning of those coincidences. And so I told my doctor, hit me tomorrow because I will survive. January 1981. As I have said, as I signed
this decree in your presence, proclaiming the termination of the state of martial law throughout the Philippines. I say, we have just begun. But who knows that by returning there and willingly sacrifice again imprisonment, I may be able to touch the conscience of Mr. Marcos, and in so doing, will be able to dialogue better with him and tell him exactly what some of our people feel. It may be foolish, but why should it be foolish? I'm only one. If I die, then I die, and there's only one to suffer. But so long as each one of us will be willing to take on the struggle, even if I am imprisoned, even if I die in prison, so long as you will continue the struggle and carry the torch, then I think we will have a better Philippines. Rather than have one carrying the torch, we'll have many. Inaakala niyo ba, inaakala ni Ninoy na pagdating niya sa Pilipinas ay papatayin siya? Well, he painted different scenarios for me. Ano? Sabi niya, alam mo, Cory, pagdating ko doon, baka bibalik ako sa Fort Bonifacio at siguro doon na naman ako. Or because I have undergone triple bypass, baka naman dalhin ako sa heart center. Or pwede rin na ma-house arrest ako. And then, it could also be that mapapatay ako, and that will be the best thing that can happen to me. August 13, 1983. Sa pamamagitan ng peking pasaporte na may pangalang Marshal Bonifacio, ay nakaalis si Ninoy sa Estados Unidos. August 19, 1983. Dumating si Ninoy sa Taipei at naghandang sumakay sa China Airlines patungong Maynila. You have to be very ready with your hand camera because this action can become very fast. Yes. In a matter of 3-4 minutes, it could be all over, you know. And I may not be able to talk to you again after this. Buhay pa si Ninoy, siya ay isang pinominon ng politika. Hindi siya nagpakita ng takot sa diktador. Dahil dito, siya ang lubos na iginalang, hinangaan at kinilalang politiko ng kanyang panahon. But I wrote Mr. Marcos and I told him, while it's true, Mr. Marcos, I said, that after my 8 years in prison, I have lost appetite for office. I am no longer seeking the presidency of this land. I'm not seeking any more any office in this country. But believe me, I said when I tell you that while I have vowed never to enter the political arena again, I shall dedicate the last drop of my blood to the restoration of freedom and the dismantlement of your martial law. Nang mamatay si Ninoy, nagningning pa siya ng ganap. Inakala ng diktador na sa pagkamatay ni Ninoy ay mawawala ang sangabat sa kanyang mga balak. Maling Malaysia. Magsimulang mapuno ng mga demonstrasyon ang mga kalsada sa buong kapuluhan. Ang pangalan ni Ninoy ang binanggit nila. September 16, 1983.
Unang beses na umulan ng yellow confetti sa Makati. September 20, 1983. Ginanap ang isa sa pinakamalaking rally sa Makati. Napilitang umatras ang diktador. Sa tindi na pamimilit ng pamahalaan ng Estados Unidos, napapayag ang diktador na magkaroon ng snap elections. I announce that I am ready to call a snap election perhaps earlier than 8 months, perhaps in 3 months or less than that. Agad nakaisa ang oposisyon na dati hirap na hirap magkasundo. Pinili ng lahat ng miyembro ng kanilang conveners group ang balo ni Ninoy, si Corazon Cuanco Aquino, bilang kandidato sa pagkapangulo. Nagpawang isang malaking piyesta ang eleksyon na punong-puno ng mga banderitas na pula at bughaw para sa KBL at dilaw at berde naman para sa Laban Unido. Malakas ang tunog ng banda ng KBL, ngunit natatalo ito ng ingay ng mga sigaw ng tao at busina ng mga kotse sa kalye na nagsasabing, tama na, sobra na, palitan na. February 7, 1986, araw ng snap elections. February 9, 1986. 40 computer tabulators ng COMELEC ang nag-walk out dahil hindi nila matanggap ang sobrang pandaraya ng grupo ni Marcos. February 1986, sa kalagitnaan ng araw ay pinatay si Evelio Javier. Article 97 of the Constitution of the Philippines and pursuant to to the Resolution 799 proclaim Ferdinand E. Marcos as President-elect and Arturo Tolentino as the Vice President-elect. Bago nangyari ang pag-aalsa, idineklara ni Ferdinand Marcos ang pagkapanalo niya sa snap elections. Ngayon din ang ginawa ni Cory, ngunit mukhang siya na ang talo. Palibasa ay si Marcos pa rin ang nasa kapangyarihan. Ano na ngayon ang gagawin ni Cory? Laban sa kagustuhan ng kanyang mga tagapayo, tinipo ni Cory ang kanyang mga taga-suporta, ang Yellow Army, at nagsagawa sila ng boycott rally sa Luneta. 1 milyong Pilipino ang dumating. Namatay ang isang Pilipino upang buhayin muli ang puso ng sambayanan na natutumuling lumaban para sa kanilang karapatan at kalayaan. This program is brought to you by Fort Bonifacio Development Corporation, the Global City, Metro Pacific Corporation, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Philippine Long Distance Telephone Company, Council on Philippine Affairs, Globe Handyphone, it's all in your hands, Premier Entertainment Productions Incorporated, Eastern Telecommunication Philippines Incorporated, SMART, SMART works for tomorrow's people. Nakapangingilabot na katahimikan ang bumalot sa umaga ng February 22. Halos walang nakakaalam ng nabigong pag-alsa ni Juan Ponce Enrile kasama ng kaniyang RAM supporters na pinamumuluan ni Colonel Gregorio Onasan. Noong bandang hapon, naghalo ang balat. Sa Pinalupan, nagtago sa Campa Ginaldo ang mga nakudetang ganap na natalo. At that time, I was attending to a group of Cory crusaders. They were picketing the house. Minister Enrile was already calling me to join him by telephone. Sabi ko naman, sir, I will join you. Mm-hmm. I will go there to Campa Ginaldo, but I have to attend to a few things here at home. I was in Cebu on February 22. It was around maybe at 5:30 or 6 in the evening when Bel Cunanan of the Inquirer told me that Johnny Ponce Enrile and Eddie Ramos had sought refuge in Camp
Aguinaldo and Camp Crame. So, noong una sabi ko, ano ba yan, totohanan ba yan o gawa-gawa lamang? Samantala, buong ingat pa lang sinusundan ng international press ang lahat ng pangyayari. Sa loob lamang ng ilang segundo, malingangaw sa buong mundo ang balitang may naganap na kudeta laban sa diktadurya, bagamat nabigo ito. I am appealing to my brother members of the cabinet to heed the will of the people expressed during the last election, because in my own region I know that we cheated the election to the extent of 350,000 votes. Stop this stupidity and surrender. Nag-urong sulong si Marcos at ito ang kanyang malaking pagkakamali. Noong gabi niyon, naunang pumunta sa EDSA si Nabot Sakino at ang kanyang grupong Atom. Maya-maya ay narinig na ang tinig ni Jaime Cardinal Sin sa Radio Veritas. Minister Enrile and those with him have appealed for food and expressions of support. Those of you who wish to help should do so. Let us not allow a drop of blood to be shed. Pagkaraan, mistulang lumaragasang tubig mula sa sumabong na dike, nagdatingan ang mga tao. Sawang-sawa na sila sa diktaturya, pumunta sila sa EDSA upang manalangin at lumaban. Subalit, hindi sa pamamagitan ng armas, kundi sa pamamagitan ng katatagan ng Kalooban. Nauwi nga ito sa klasikong tunggalian ng espada at espiritu. Ganito isinilang ang people power. Bakit nga ba nagdagsaan ang mga tao sa EDSA? Bagamat sa unang tingin, politikal ang puwersang nagpausbong sa revolusyon. Ayon sa mga sociologists, ang pangyayari ay mas maunawaan kung titignan natin ito sa konteksto ng ating kultura. Ang EDSA revolusyon naganap dahil sa kultura ng Pilipinas. Oras na nakakita kayo ng isang tao, simbolo, no, kagaya ni Ninoy Aquino, na may pinaglalaban na importante para sa bayan at hindi pang sarili, walang hindi mag-identify sa kanya. Kaya this is one reason kung bakit nagkaisa-isa yung mga social classes. Ang pagkabuo na yun ay reaction doon sa isang precipitating event, yung pagkamatay ni Ninoy. And ang biniblame natin, ang mga kanyang, diba? So para bagang it angered the people. Kasi pag tinignan mo sa kabuuang kultura ng Pilipino, very tolerant po yun. Pero kung masaktan isang membro ng pamilya o kaya naman isang membro ng barangay na nakapagbuo yun, hatak lahat na yung sentimento against the one who get the harm. Mga Pilipino, mapagbigay yan eh. 17 years or pinagbigay niyong Marcos kasi parang baka naman magbabago pa yan, no? Pero naging arrogant, no? Si Marcos sapagkat ang tingin niya siya lang may karapatang maging leader to the extent na nandaya siya. So this is arrogance, the height of conceit. Ano? Yung akala niya siya lang magaling. Nakung galit na galit ang Pilipino riyan. Kaya sa Pilipino hindi ka pwedeng magyabang eh. Oras na mayabang ka, ibabagsak ka ng Pilipino. May hangganan kasi ang pasensya ng Pinoy. As I look at it, kung hindi siguro namatay si Ninoy, we may not have the EDSA revolution. Eh, kaya nang patayin siya, talagang ganun na lang ang buhos ng simpatiya sa kanya. Mabilis na kumabit ang Pilipino sa kanya at siya ang naging parang leader na isang cause. Kaya nang namatay siya, alam niyo na, yung asawa niya, si Cory Aquino, kakabit niya. Na nagpatuloy ng laban ni Ninoy ay si Cory. Habang matagal nga ang pagpapasensya ng taong bayan sa ilalim ng diktaduring Marcos, naging mabilis naman ang kanilang pagtugon sa krisis noong February 22 to 25. Sa katunayan, maraming nagsasabi na ang pinakamagagandang katangian ng Pilipino ay lumabas noong apat na araw ng people power. Without the help of God,
nothing could be done. When Cardinal Sin went into the picture, he had also rallied the cultural orientation of the spiritualism in the Filipino, nakikinig sa people in cloth na, or people who had the status ng isang religious leader. Base na naman natin sa kultura, well, previous leaders before the Spaniards came were almost all religious performers, no? Either as mabaylan or ritual healers or psychic. You saw there the selflessness, the courage, the prayerful attitude also dahil nagdadasal lang mga tao doon. Bakit ganun yung devotion ng Pilipino? Mahilig tayong magsimba kaysa Quiapo hanggang ngayon. Talagang terrible yung dagsa ng tao pagka yung Feast of the Black Nazarene. Eh doon, halos lahat ng ano natin panata eh. Nakamukha ng sakripisyo yung ginagawa ng mga nagpapasyon, nagpapenitensya, saka yung sa ati-atihan, sakripisyo rin yun. Sapagkat ang Pilipino, talagang naantigan damdamin niya, namove siya, natatouch siya pagka mayroong kinalaman sa Diyos. Maybe it is because of the intervention of a divine commander-in-chief. Kung iisipin nyo, sa bayan natin, ang isa sa pinakamataas na value, maaaring pinakamataas, ay yung pakikipagkapwa. Kahit na sa mga villages natin, pag may okasyon, nararapat ng dungka. Dahil pag hindi, mawawala na yung spirit ng grupo. Kasi you have to contribute kahit na paano lang. Your presence is enough. Ito tinatawag natin usisero o uzi. No? Participant pa rin yan. Walang hindi kasali. Parang vigil sila rin eh. Parang ano to, wake, no? Meron kayo binabantayan. Kahit na sa funeral, dito sa Pilipinas, still kainan po yun, tawanan. Makikiramay, kadalasan, pati pamilya, dala-dala yun, nakikiramay. Para ang tanaw sa iyo, marunong kang magtanaw ng kasamaan mo. Kasama ka sa grupo, hindi ka nahihiwalay. Masaya ang Pilipinas sa EDSA sapagkat nagkita-kita. Lahat ng mga tao na iisa ang layunin. Masaya-masaya ang Pilipinas po nakikita eh. Nagdadala ng sandwich, nagdadala ng bulaklak, at ang iba naman na siguro onsyoso lang, but they provided the backdrop na ng festive mood. So ang anxiety about the danger, medyo na nawala dahil may nagtatawanan, may nagkakain, may lakad dito, lakad dyan. Mukhang masaya na ipipigilin mo ang tangke ng flowers and rosary, no? And cross, no? Saan ka nakikita? You transform the tanks into the annihilating spirit, no? Parang multo na pinakitaan mo lang ng cross, uurong yun. Bayanihan ng Pinoy. Para bagang paglipat ng bahay. Pero hindi lang naman yun ang manifestasyon ng bayanihan. Pagka meron kayong potluck, meron handa, kanya-kanya kayong dala para naman mabuo yung handa. Tulungan sila kung sinong may pagkain, kung sinong may tubig, o ano pang ibang klaseng inumin, ibinibigay nila sa lahat ng mga taong nandoon. Ang bayanihan ng Pinoy umakyat na sa as a national concern. Okay, kaya makikita mo, they are holding hands at pinipigil ang tangke. Pag magkabayanihan po ang Pinoy, buo na po yun ang damdamin at doon po lumilitaw ang daringness ng Pinoy. No? Pag nakapagsabi ang Pinoy na bahala na, sulong na yun. Bakit peaceful yung EDSA? Ang Pilipino is not a confrontational person. Hahanapin niyo kung ano yung bahagi sa tao na pwede niyong pakitunguhan? Ang Pilipino kasi, hindi niya madadaan sa sigaw yan. Hindi niya madadaan sa galit, hindi niya madadaan sa sermon. Ang pinakamabisa sa Pilipino ay pakiusap. Sapagkat ang pakiusap ay nanggagaling sa puso at nanggagaling sa kalooban. Kaya walang resistance ang Pilipino sa pakiusap. Mga sandali ni Marcos, hindi nila alam ang gagawin. Babarilin ba natin ito, mga nakikiusap to? Mga nagpapakumbaba ito sa atin, lumuluhod pa sa harap ng tangke, handang magpakamatay para sa bayan. Selfless at malinaw na cultural phenomenon dahil sa ibang bansa eh, hindi na nagiging matagumpay kumisan yung people power nila eh. Kung ang EDSA po ay hindi naging bloodless, civil war. At isa pa, nung EDSA revolution yan, panahon ng crisis, no? We Filipinos react well in crisis. Pag crisis, medyo ang Pilipino, lumalabas lahat ng galing eh.
Kasi nga, mapaglaro ang isip na ang daming possibilities, ang daming maaring mangyari. Kaya, yung revolution, parang piyesta. Pero alam nyo, seryoso. May takbuhan dito, may kung anong klase mga streamer, kung anong klase mga placard, kung anong klase mga convoy, kung anong klase mga bararo para hindi makaraan yung mga sundalo, kung anong pinagpatong-patong ng mga sasakyan. Lahat ng strategy para makapag-demonstrate, makapag-sabi ng gusto nyo yung sabihin, lumalabas sa Pilipino. Kaya minsan isipin nyo, ang mga Pilipino, pag may crisis, talagang lupang lumalabas yung galing. Sa apat na araw na iyon, higit sa 2 milyong tao ang sumapi sa EDSA. At ang bawat tao na dumalo ay may sariling papel na ginampanan. At siguradong may kanya-kanyang salaysay. Kapag ipagtagpi-tagpi ang libu-libong kwentong ito, mabubuo na rin ang tunay na mukha ng Pilipino. Bilang magiting, mapagkumbaba, malikhain, may paninindigan at pananampalataya. Sa madaling salita, ang kwento ng People Power ay ang kwento ng tagumpay ng bawat Pilipino. To announce that it is confirmed, Mr. Marcos has left this country. Kasama ang kanyang pamilya, nagtungo sa Hawaii ang diktador. Pagkaraang pagsabihan siya ng US President Ronald Reagan na bitiwan na ang kanyang pwesto at sundin ang kagustuhan ng mamamayang Pilipino. This program is brought to you by Fort Bonifacio Development Corporation, the Global City, Metro Pacific Corporation, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Philippine Long Distance Telephone Company, Council on Philippine Affairs, Globe Handyphone, it's all in your hands, Premier Entertainment Productions Incorporated, Eastern Telecommunication Philippines Incorporated. Smart. Smart works for tomorrow's people. At nagtagumpay nga ang EDSA. Ang EDSA ang apat na araw na yumanig sa daigdig. Nagising ang mga bayang inapi, lalo na nasa Europa. Ginawa nilang patnubay ang EDSA at nagsimula silang kumilos. Sa South Africa, nang mabalitaan ni Nelson Mandela na matagal nang napipiit ang tungkol sa EDSA, lumakas ang kanyang loob. Sa Poland naman, nang sundin ni Lech Walesa at ng kanyang solidarity group ang espiritu ng EDSA, nagtagumpay sila laban sa mga leader na komunista. Sa South Korea, itinuring ni Kim Dae-jung ang EDSA bilang mapagpalayang apoy ni Prometheus. At sa dulo, nagapi niya ang mapang-aping militar. Siya ngayon ang pangulo ng kanyang bayan. Sa Pransya, manghang-mangha si François Mitterrand sa EDSA. Kaya inanyayahan niya ang Pangulong Corazon Aquino ng maging nag-iisang panauhin ng bansa ng ipagdiwang ng Pransya ang 200th anibersaryo ng Revolusyon Pranses. Yun nga ang pabaliktad na pabagsak ng domino politikal mula paniniil at opresyon patungong demokrasya. Nagiba ang Berlin Wall at maging ang pag-api ni Ceausescu sa Romania. Sa Czechoslovakia, si Václav Havel man ay mamamayani. Ang bayanihang ipinakita ng Pilipinas sa EDSA ay tuluyang umusbong. Taas noong ipinakita ng Pilipino na sila ay talagang may ipagmamalaki. Proud to be a Filipino, ika nga, Ted. Really, very proud. Ganda ng sinimula ng EDSA, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa na rin.
Ngunit pagkatapos ng apat na araw ng mapayapang rebolusyon, tila nag-umpisa nang mawala ang diwa ng EDSA. Dahan-dahang bumalik ang pagkakanya-kanya at ang mga pangyayari na rin ang siyang nagpapatunay sa katotohanan ito. Kahit ibinalik ng EDSA ang demokrasya, hindi nito nakayang pagalingin ang mga malalalim na sugat ng ating bayan. Hindi nagtagal nagbalik sa pangyarihan ang mga dating punong politikal. Nagbalik din sa pwesto ang mga tradisyonal na politiko. Samantalang walang pangimi nilang binibigkas ang mga pangarap ng demokrasya, walang awa naman nilang kinikitil ang espiritu nito sa kanilang mga gawaing kabuktutan at kapalaluan. 14 makaraan ng EDSA, napapansin natin na tila wala nang pakialam ang taong bayan. Marami ang nagsasabi na maliban na mapaalis si Marcos, ay wala naman talagang idinulot ang EDSA. Ngayon daw ay watak-watak na ang pagkakaisa. Watak-watak na rin daw ang ating moralidad. Nakalimutan na siguro kasi ng Pilipino kung paano magpakabayani. Tama ka, Vicky. Kailangan natin ng mga bagong bayani, mga lalaki at babaeng may mataas na pangarap para sa bayan at may sapat na sigla at tatag ng loob na tuparin ito. Ngunit iba na ang panahon ngayon, hindi tulad nung panahon ng EDSA, kung saan handang mag-alay ng buhay ang mga Pilipino. Ngayon, wala namang matinding pangangailangan, Ted. Alam mo, sa tingin ko, Vicky, ang hinahanap nating kabayanihan ay ang kabayanihan likas sa atin. Lahat tayo ay may kakayanang maging bayani at hindi lamang nasusukat ang kabayanihan sa pag-alay ng buhay kung hindi sa mga asal at gawain sa araw-araw. They're very humble. They're very supportive. May pagkabahala, may pananagutan, may pagkalinga, at may pakibaka. And the highest form ng isang bayani is may pagmamalasakit. So pwede ba natin maibalik, maibi-angkor ang alab ng EDSA doon sa mga values na yan. Caring, sharing, very. Yung caring and sharing has to do with helping improve other people's lives. For instance, making sure that education is top quality para sa ating mga kabataan. Ayun yung daring, napakahirap sa lahat. Hindi lang tapang, pero yung moral puso, courage. Puso, moralidad, no ba? Moralidad to change, no? To make a proper decision, even if you have to reverse yourself, or even if it hurts you. The courage, the daring to change for the better is something that we must all embrace. Pero kinakailangan na isaloob natin sa ating isipan at sa ating damdamin na these are the outstanding traits of the Filipinos. Pwede baga yung ating katangian na katangi-tangi, iangat po natin upang maging bahagi nating pananaw, bahagi nating damdamin, bahagi ng ating kamalayan. May mga makakatangiang Pinoy na magaganda. Si Jose Rizal na nagsabi na ang kinabukasan ay para sa kabataan. Ibig niyang sabihin dito na ang kabataan lamang ang tanging makakaharap sa mga hamon ng nalalapit na sigwa. Bakit? Sapagkat ang kabataan lamang ang may kalinisan at katatagan ng kalooban. Sapagkat ang kabataan ang may pangarap at layunin. 35 taon lamang si Rizal nang maging martir sa Luneta. Gayunpaman, pinawi ng kanyang pagpanaw ang mga kasinungalingan, pandaraya at kabuktutan sa kanyang panahon. Maraming mga kabataan ngayon na hindi masyadong issue-oriented kasi nga nagugulo sa texting, nagugulo sa internet. Ang media kasi hindi gaano nakakatulong sa edukasyon ng kabataan. The problem is, yung mga nakakatanda, they always underestimate the youth today. The youth has also something to prove. It's important that na yung mga nakatatanda they should listen to learn. We base our lifestyles with those technological stuff. But I disagree with the fact na apathetic yung Gen Y. They don't really understand what's going on with us, our way of thinking, our philosophies and values. So I guess they're, in their opinion, we're indifferent and apathetic about things. Hinihingi lang siguro namin sa inyo, hayaan nyo kami
pero huwag niyo kami pababayaan. Diba? Yung responsibilidad niyo sa amin as guiding, as gabay niyo, gabayan niyo kami sa ano sa tingin niyo ang tama, no? Pero hayaan mo kami na gumawa ng desisyon. Kailangan siguro pagbutihin natin na malaman at maisaloob ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo ng kabataan, kung ano ang kahalagahan ng EDSA People Power Revolution. Hindi natin mapairal yun unless we institutionalize, sabi ko, ang damdaming EDSA. Sa una-una, pwede natin ma-perpetuate yan kung tanggapin ng DEX na ilagay natin ang EDSA, any for positive interpretation, sans political, sa history. Okay. Second, pasok natin ang mga values na lumitaw doon as part of the value education. Pagdugtungin natin yung Jose Rizal, Ninoy Aquino, saka isa pang bayani na hindi masyadong kilala eh. Si Emilio Javier ng Antique. Ha? Jose Rizal plus Ninoy Aquino plus Emilio Javier is equal to people empowerment at EDSA. Ang masasabi natin sa kabataan ngayon, dapat panatilihin pa rin yung diwa ng EDSA. May pakikialam. May pakikisangkot sa gobyerno. Ano? Hindi lang sarili. Mag-isip din ng kapwa. Ang isang mahalaga diyan ay ikwento sa mga kabataan na hindi nakaranas ng batas militar, nang sa ganun manatiling alaala. At para magsabing wag nang ulitin kasi masakit. Tao ay ang tunay ng lakas ng bayan, and we should stand up. Each one should stand up and be heard and fight for what is right, because what is right is God sent. Kanya nga, ako'y nakikiusap sa lahat ng kabataan. Pumunta po kayo sa EDSA sa February 25. Makiisa kayo sa lahat sa amin doon. Dahil kinakailangan ng matutunan ninyo, malaman ninyo kung ano nangyari nung mga nakaraan. Dahil malapit na kayo ang manunungkulan dito sa ating bayan. Upang maipatupad ang layunin at pagbabalik-alab ng EDSA, ay itinatag ni Pangulong Joseph Ejercito Estrada ang EDSA People Power Commission na siyang mangangasiwa at magiging tagamasid sa pagsasabuhay ng diwa ng EDSA. Siguro ang gusto kong ipaabot sa ating mga mamamayan, ito isang araw ng pasasalamat. Pasasalamat sa Panginoong Diyos, pasasalamat sa lahat ng mga mamamayan Pilipino na tumulong sa pagbalik ng ating demokrasya. Tayong mga Pilipino naman, marunong tayong magpasalamat eh. Mm-hmm. Kailangan lang paalalahanin na meron tayong utang sa Panginoong Diyos, utang sa ating mga heroes, utang sa ating mga martyrs, sa ating mga kapwa Pilipino na nagpunta dun sa EDSA noong 14 years ago. Yung EDSA, while it was a powerful event, oh, and which also threw out the Marcos dictatorship, was not the end all and be all of our struggle. We celebrate this EDSA revolution, and we celebrate the story. I think we remember that really we wanted to die for our country. Nice. And there is that heroism in every Filipino. Hindi pa natatapos yung revolusyon eh. Yung umpisa ng katipunan hanggang ngayon, hindi pa rin tapos yun eh. Pinagpatuloy natin sa EDSA yan, pero hindi naman natapos yung EDSA eh. EDSA will never die, no? And it will be there so long as we Filipinos believe in ourselves. Itong napakahalaga na tayong mga Pilipino ay kailangan magtiwala tayo sa isa't isa. Kailangan tumulong tayo sa isa't isa. At kailangan manalangin din tayo upang tulungan tayo ng Panginoong Diyos sa ating mga damdamin, sa ating mga isinasaloob, upang tulungan din lahat ng mamamayang Pilipino. Sa ating nakita at narinding ngayon, masasabi natin na tuloy pa rin ang pag-alab ng kalayaan, na ang diwa ng EDSA ay buhay na buhay at hindi magdidilim habang ito ay tutuloy natin at ng ating kabataan. Mahaba, mabato, at hindi madali ang kailangan nating dahakin.
Mahaba pa at hindi pa tapos ang kasaysayan ng EDSA. Ngunit, nakikiisa kami ni Vicky sa huling mensahe ng ating minamahal na Cardinal Sin at Pangulong Corazon Aquino. I could not change this country to any other country. We have our problems, but still we smile. We look forward to a better generation. I've never thought of being a citizen of any other country other than the Philippines. Kasama ang aking co-host na si Vicky Morales, ibinababa namin ang tabing sa natatanging 14th na anibersaryo ng EDSA. Nawa ay muling pag-alabin ng mga darating na buwan at taon ang ating matataas na pagpapahalaga. Nawa ay muling magising at sumigla ang kabataang Pilipino. Nawa ay lagi at laging magpatuloy ang paggunita sa katikilaan ng EDSA. Nawa ay muling mabuhay ang espiritu ng EDSA. Project, One Country's Dream, One True Believer.